Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikalabing lima sa buwan ng Oktubre taong 2018. Ito po ang TVNet Newsline. At sa una ng mga balita, mga kandidato ng PFP-LP Coalition naghain na ng kanilang kandidatura. Iba't ibang kaalaman patungkol sa online market, ipinaliwanag ng DTI Oriental Mindoro sa Consumer Congress 2018. At Ninette Makalintal, kinoronahan bilang binibining Victoria 2018. Sa detalye ng ating mga balita, mahigit sa 1,000 individual at iba't ibang grupo ang lumahok at sumuporta sa isinagawang Takbukasyon Fun Run 2018 na ginanap noong 13 ng Oktubre. Inorganisa ng St. Ezekiel Moreno Council 7189 ng St. Peter and Paul Chaplaincy ng Lumang Bayan ang nasabing fun run na naglalayong matulungan at makakalap ng pondo para sa scholarship sa pagpapari ng St. Augustine Seminary. Alas 5 pa lang ng umaga, maraming tao nang nagtipon-tipon sa Holy Infant Gym na siyang starting line ng fun run. Bago magsimula, nagkaroon muna ng Zumba na nagsilbing warm-up ng mga tatakbo. Eksaktong 5:42 ng umaga, nagsimula ng nasabing takbukasyon kung saan ang finish line ay sa St. Augustine Seminary sa Barangay Supi, Calapan City. Nagpasalamat ang pamunuan na inorganisa ang aktibidad sa lahat ng mga grupo na sumuporta, kabilang na ang Calapan City Joggers Club, Council 15386 ng Pachoca, Council 16439 ng Masipit, ilang private schools, PNP, Pamahalang Lungsod ng Calapan, St. Augustine Minor Seminary at marami pang iba. Ayon sa organizer ng Takbukasyon, malaking tulong ang nalikom nilang pondo bilang ambag sa scholarship ng mga magpapari sa lalawigan. Samantala, isa na namang matagumpay na bloodletting activity ang inilunsad ng Calapan City Blood Council sa pamumuno ni CCBC Chairman at Vice Mayor Gil Ramirez na ginanap noong 12 ng Oktubre kasalukuyang taon. Maraming ahensya ng gobyerno ang nakiisa tumulong upang maisakatuparan ang nasabing mobile blood donation. Nakisa rin sa aktibidad ng mga mamamayan ng lungsod ng Calapan na nagbigay ng kanilang dugo upang makatulong sa mas higit na nangangailangan ng mga ito. Ayon kay CCBC Chairman at Vice Mayor Hill, sa 3 linggo nilang paghahanda para dito ay naging bukas na ang isipan ng mga mamamayang Calapeño sa mga responsibilidad at tungkulin sa ganitong uri ng gawain. Sa 6 na bloodletting na isinagawa sa lungsod, naging malaki ang epekto o katulungan nito dahil hindi na naubusan ang supply ng dugo para sa mga nangangailangan nito. Nagkakaroon tayo ng grand bloodletting activity. At ito ay mga 3 linggo na nating inihanda upang maging ganito ang awareness ng tao sa kahalagahan ng pagbigay ng dugo. Ganon din naman yung kagandahang epekto nito sa kanyang katawan kapag regular ka nakukuhanan ng dugo. So makikita nyo naman na ngayon, gising na ang kamalayan ng ating mga kababayan na sila ay mayroong responsibilidad sa kapwa at ang magandang epekto nito sa nagdo-donate ng dugo. Medyo marami-rami na rin, hindi ko masyadong matandaan, paanim na. At so far ay maganda naman yung naging epekto nito na tayo hindi na ngayon kinakapos sa supply ng dugo sa pangangailangan ng ating mga kababayan sa lungsod ng Calapan, kababayan sa buong lalawigan at maging ng mga dumadayo na nangangailangan nito ng mga taga-ibang lugar. Lubos na natuwa si Vice Mayor Ramirez dahil sa pagpasok pa lang niya sa pagdausan ay marami ng tao na handang mag-donate ng dugo para makatulong. Gayun din si Nanette Geronimo ng Rotary Club of Downtown Calapan at Director ng Community Service na siyang natutuwa rin dahil naging bahagi sila ng programa at naging aware na ang tao sa pagbibigay ng dugo na isinusulong ng Rotary Club International na sinusuportahan naman ng Rotary District 1320 at Downtown Calapan. Nais kong pasalamatan ang mga taong lumahok dito at ang Rotary Club of Downtown Calapan ay kaagapay nito. Bilang director ng community service, tuwang-tuwa ako at kami naging kabahagi nito. Sabi nga ni Vice, aware na ang tao sa pagbibigay ng dugo. Nakapagbigay ka ng dugo, gumaan ang iyong katawan, nakatulong ka pa.
Yan ay sinusulong ng Rotary Club International, sinusuportahan ng Rotary Club 3820, District 3820, at syempre, ang Rotary Club of Downtown Calapan. Kasama namin ang aming past president, ang aming PN, PRO, Romy Medina, si Meme, at saka si Tupe. Bilang chairman ng City Blood Council, nagpapasalamat si Vice Mayor Hill sa mga taong sumuporta, nagmalasakit at lumahok sa kanilang isinagawang gawain. Gaya sa inaasahan, maraming bags ng dugo ang nakolekta at naiimbak sa Provincial Blood Bank para sa mga Mindoreñong mangangailangan. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa ilalim ng Hybrid Rice Production Program ng Department of Agriculture at ng Pamahalang Lungsod ng Calapan, nagsagawa ng Rice Model Farm Field Day sa Barangay Kamansihan, Lungsod ng Calapan. Ang programa ay pinamamahalaan ng City Agricultural Services Department na pinamumunuan naman ni Loreline Sevilla. Sa programang ito, 150 hektarya ng palay farm ang tinaniman ng iba't ibang hybrid seed varieties na ibinibigay ng gobyerno, kasama na ang iba pang farm inputs upang mas palakasin ang produksyon ng bigas. 15 barangay sa lungsod ang nakasama sa first phase ng programa ito, kabilang dito ang Kamansihan, Batino, Gulod, Managti, Santa Isabel, Canubing 1, Canubing 2, Pachoca, Comunal, Puting Tubig, Gutad, Santa Cruz, Nagiba 1, Baruyan at Malal. Inaasahan naman na ang magiging resulta ng mga sakahan na tinaniman ng hybrid seed varieties ay magbubunga ng humigit-kumulang na 7.5 metric tons na ani, kung saan sa mga nakaraang anihan ay nasa 3-4 na metric tons lamang gamit ang ordinary seed varieties. Bukod dito, may programa rin ng Pamahalang Lungsod ng Calapan sa Agrikultura. Ito ay ang akap o angat kabuhayan sa agrikultura para sa pagpapaunlad ng agrikultura at maging masagana ang bukirin ng lungsod. Samantala, upang mabawasan ang polusyon sa hangin at mapanatiling ligtas ang mga kalsada at lansangan, patuloy ang tanggapan ng Land Transportation Office Mimaropa, katuwang ang DNRE-MB Mimaropa, sa pagsasagawa ng Road Safety Seminar at Philippine Clean Air Act sa mga PUV drivers at operators sa lungsod ng Calapan, Bayan ng Bako at Nauhan. Dito tinalakay ang pagpapanatiling malinis ng mga usok na ibinubuga ng mga naturang PUVs na nakasaad naman sa batas at bahagi rin ng pagpaparehistro ng kanilang mga sasakyan. Ayon kay LTO Mimaropa Chief Operations Division, George Antonio Calayo, naging mabuti ang pagtanggap ng mga naturang operators at drivers sa isinagawang seminar dahil bukod sa karagdagang kaalaman, nagkaroon rin ng pagkakataon ng mga ito upang maibahagi at mabigyang kasagutan ang ilan sa kanilang mga katanungan. Samantala, bukod pa rito, ayon pa rin sa LTO Mimaropa, umiikot rin sila sa mga paaralan sa lalawigan upang maipaabot rin sa mga kabataan at sa mga estudyante ang ilang mga road safety topics para sa kanilang kaligtasan. Sa ibang balita, dahil sa modernong panahon ngayon kung saan karamihan ng mga transaksyon at negosyo ay maaari na online, ipinaliwanag ng DTI Oriental Mindoro kasama ang iba't ibang partner agencies na hindi dapat katakutan ang digital marketplaces. Bukod pa rito, pinarangalan rin ang ilang mga partisipante at iba't ibang business establishment sa lalawigan na nag-ani ng ilang awards mula sa DTI. Magbabalita si Jao Maronilla. Sa temang Making Digital Marketplaces Fairer ng Consumer Congress 2018 mula sa Department of Trade and Industry, nagsagawa ang mga ito ng iba't ibang information dissemination kung saan bukod sa pagpapaalam ng makabagong plataforma ng pagnenegosyo at transaksyon, nagsagawa rin sila ng awarding sa mga partner agencies at mga partisipanteng nakilahok sa kanilang mga isinasagawang aktibidad noong Setyembre at Oktubre. Sa pangunguna ng DTI Oriental Mindoro na pinamumunuan ni Provincial Director Arnel Hutalia, tinalakay dito ang iba't ibang usapin katulad ng updated prevailing prices ng mga basic at prime commodities,
ang bagong programa na DTI-Suki Tindahan, Consumer Net, at International Standards in the Fourth Industrial Revolution. Naging panauhing bisita rin dito ang Development Bank of the Philippines upang talakayin ang wasto at tamang pamamaraan ng pag-iimpok. At dumalo rin dito ang National Food Authority upang linawin ang isyong kinakaharap ng ahensya at mga patakaran sa pagbebenta ng mga retailed NFA rice. Samantala, binigyang parangal naman dito ang mga kabataang nanalo sa isinagawang Consumer Quiz Bee mula sa iba't ibang paaralan sa lalawigan, mga aktibong Local Price Coordination Council members at mga business sector na nakatanggap ng Bagwis Award, kabilang na ang iba't ibang branches ng VPR Marketing sa lungsod ng Calapan at Bungabong. Pinasalamatan rin ang mga consumer organizations at mga business establishments na pinili sa Consumer's Choice Award. Binigyang pasasalamat naman ng ilang mga media partners katulang Philippine Information Agency, Provincial Information Office at ang inyo pong lingkod, ang Tamaro Vision Network Media, upang makatulong sa pagpapakalat ng tamang impormasyon sa mga mamamayang Mindoreño. Sa huli, nagpapasalamat naman dito sa Provincial Director Hutalia sa lahat ng mga sektor na nakiisa sa naturang programa at pakikiisa sa mga aktibidad at proyekto ng DTI. Dito ipinapaalala nila na sa modernong panahon at mga makabagong transaksyon, wala aniya dapat ikatakot sa online market, maging matalino at maging alisto aniya sa pagpili ng mga produkto at huwag makipagtransaksyon sa mga kaduda-dudang online sellers at mga online websites. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisapatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Supported by the PCTA. Matapos ang kanilang deklarasyon noong nakaraang Biyernes, 12 ng Oktubre, sama-samang naghain na ang mga kandidato ng PFP-LP ng kanilang kandidatura sa Provincial COMELEC. Ang mga naging kaganapan, silipin natin sa report ni Jake Viray. Sa 3rd araw ng pagbubukas ng Certificate of Candidacy Filing ng COMELEC, 15 ng Oktubre, sama-sama ng file ng kanilang COC ang mga kandidato ng Partido Federal ng Pilipinas at Liberal Party Coalition o PFP-LP sa Provincial COMELEC. Pinangunahan ito ni Governor Alfonso Mali Jr. na tatakbo bilang kongresista ng 2nd distrito. Kasama ni Governor Umali ang kapatid ditong si Congressman Reynaldo Umali na 2nd distrito na naghain naman ang kanyang kandidatura bilang gobernador. Tatayong vice gobernador naman ni Umali, si City Councilor Attorney Bel Tanyag. Nagpasalamat ang tatlo sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa kanila at naging bahagi ng kanilang buhay politika. Anila, marami pa ang dapat gawin para sa lalawigan. At tulad sa kanilang battle cry, Mindoreño muna. Ito ang dapat. Well, alam mo ako, tinan mo, PA. Nag-PA kasi ako. Wala naman na bago eh. Nag-congressman ako, congressman PA. Nag-governor ako, governor PA. Ngayon, balik PA. Oh, kung magko-congressman, congressman PA. So, sa akin kasi, what you see is what you get. Kung ano yung inumpisahan nyo sa akin, wala nagbago eh. Pareho lang eh. Hindi naman, wala naman na iba eh. Kaya sanay na sa akin ng mga tao. Even dito sa Kapitolyo, ganun din ang ano natin. Kaya palagay ko naman, napakaganda ng ano. Napakaganda ng magiging mga resulta ng mga eleksyon ng mga kasama ko dito sa Kapitolyo. At least dito sa Kapitolyo pa lang. Eh, sa buong probinsya pa din natin. Napakaganda yan. Alam mo, doon sa lahat ng takbo namin, ito yung pinakamalakas na team na nabuo. First time. Ito naman, filing lang ito, election, isang araw lang ito, napaka-importante yung mga programa na dapat maibigay natin sa taong bayan. Kasi ito yung mga bagay na
bunsod sa atin para lumaban ng Gob. Ito rin yung sinasabi ni Gob. Sabi niya, Ray, ikaw na humalili dahil napakahirap pag iba na naman ang namuno, iba na naman ang programa, yung mga sinimulan natin hindi matatapos. Kaya ganyan lagi yung problema ng Pilipinas. Samantalang tayo, yung aming pinagmula noon, na ako'y, kung naalala nyo, Deputy Commissioner, number 2 ako sa Customs, hilingin ni Governor Boy na siya'y congressman noon, na humalili sa kanya. Kaya sabi ko, sakripisyo, kasi maganda rin naman talaga yung opisina na yun, pero wala nang gaganda pa kung hindi magsilbi sa sariling bayan. It's a very significant day para sa akin at para sa aming partido, ano, dahil formal lang kami nag-file ng aming Certificate of Candidacy under ng Partido ng Federal ng Pilipinas at coalition with a Liberal Party. So, kitang-kita nyo naman ang aming lineup, kompleto at magagaling, mga lineup na subok na, may karanasan, may prinsipyo at paninindigan. So, this is a good day, not only for us but also for the people of entire Oriental Mindanao. Oh, syempre, ang ating prayer ay magkamera ng matahimik at maayos na eleksyon para sa dalawin ng Oriental Mindoro. Ako naman ay aking pinapangarap na lumabas talaga kung sino ang mga karapat-dapat para sa mga posisyong aming tatakbuhan. At alam ko naman na matatalino mga taga-dalawigan ng Oriental Mindoro na pipili ng mga sa tingin nila ay mga lingkod bayan na higit na makakatulong, magmamalasakit at magbibigay ng magandang serbisyo para sa mga mamamayan ng Oriental Mindoro. Samantala, inantabayanan ng marami ang formal na paghahain ng kandidatura ng negosyanteng si Ginang Malu Murillo bilang kinatawan ng unang distrito ng lalawigan. Ayon kay Murillo, tutulma ng kanyang pamilya, nangingibabaw sa kanya ang pagnanais na makapaglingkod sa mga Mindoreño. Pag-isip-isip ko na kailangan ng bayan na may kalaban, mahirap kasi. Maraming dapat gawin na hindi nagagawa dito sa unang distrito. So, I made my mind na kailangan ng bayan ako. Although may resistance from my family, pero I made the decision na ako na. Para hindi na sila maghanap. Ang tagal nilang naghahanap eh. Nag-decision na ako. Hindi pa alam ng husband ko at ng mga anak ko. Ako na. Nung tawagan ko nga yung husband ko, sabi ko, Pa, ako na. Anong ako na? Ako na magkokongresuma, nalaglag daw yung telepono niya. Tapos sabay tinawag ako si Kong Aryu. Sabi niya, walang nagpwersa sa akin, walang nag-endorse sa akin. Basta sarili kong desisyon. So, ako na may taong paninindigan. May paninindigan ako na kung anong ginusto ko, pwede kong gawin. Pero alam ko na ito'y isa sa pinakamalaking desisyon na I have made in my entire life. And I have to sacrifice for the people. Inihanda ko na sila. At naghanda na rin ako. Sa ikalawang distrito, tatakbo sa ilalim ng partidong PFPLP sina incumbent board members May Talens at Ramil Dimapilis, nagbabalik bukal na si Lito Camu at Emmanuel Benaventura kasama si Julian Servando. Para naman sa unang distrito, kasama sa lineup ng partido sina incumbent board members Rafael Infantado at Paul Luna, nagbabalik bukal na si Apollo Ferrarin at ang mountaineer na opisyal ng isang fraternity na si Marvin Ilagan. Kasama rin sa line-up ng grupo, subalit hindi pa nakakapaghain ng kanyang COC, si dating Associate Immigration Commissioner, Attorney Gilbert Repiso. Ayon sa mga kandidato ng PFPLP, lahat sila ay nagnanais ng malinis, maayos at mapayapang halalan para sa mga Mindoreño. Samantala, pinaniniwalaan ni Governor Alfonso Umali Jr. na matibay at malakas ang kanilang grupo. Ito ang kanyang huling termino at nakanda na rin anya siyang magbalik sa ikalawang distrito bilang kongresista. Pahayag pa rin ng gobernador kalimitan ng nangyayari sa politika kung mula sa ibang grupo ang papalit sa isang pinuno. Kasabay nito ang pagsasawalang bahala sa mga nasimulan ng mga programa at proyekto. Kaya naman anya, ito rin ang naging dahilan kung bakit tatakbo bilang gobernador ang kapatid nitong si Congressman Ray Umali. Well, ang totoo nito, kanya ako naman si Ray, kasi gusto ko magtuloy-tuloy yung programa eh. Mahirap yung after a while. Alam mo, ang nangyayari dito sa politika sa atin, pagkatapos sa isang politiko, basta hindi niya programa, hindi niya tinutuloy. Ako lang ang hindi na gano'n, ako lang ang nagtuloy ng lahat ng programa.
Hindi ako nakakita ng gano'n na tinutuloy. Kasi nakita ko maganda naman. So, bakit mo titigil? So, kaya ang ano naman, unahin natin yun. Kailangan matuloy lahat yung mga programa. Katulad nga nung isang araw, approve yung International Airport sa Pinamalaya. So, bakit natin bibitawan yun? Tapos, yung ano, feasibility study na ginagawa ngayon, yung tulay natin Batangas-Mindoro. Eh pagka iba ano, baka hindi matuloy eh. So kailangan matuloy-tuloy. Sayang. Ganda na ng Mindoro. Dapat ituloy-tuloy. Sabi niya, Ray, ikaw na ang malili dahil napakahirap pag iba na naman ang namuno, iba na naman ang programa, yung mga sinimulan natin hindi matatapos. Kanya ganyan lagi yung problema ng Pilipinas. Yung mga priority programs ng ating mahal na Pangulo, anti-corruption, anti-drugs, and anti-criminality, yan ay pagpapatuloy natin dahil talagang sawan-sawa na po ang tao sa kriminalidad, sa korupsyon, at sa droga. So yan po ay paiigtingin natin as a major programs that we will implement under the Team Umali Panaligan, ano, UP, Team Umali Panaligan Tandem. Samantala, dalawang araw na lamang ang nalalabi para sa sinumang nagnanais na tumakbo sa halalan sa darating na Mayo 2019. Magsasara ang COC filing sa October 17 hanggang alas 5 ng hapon. Maigpit na tagubili ng COMELEC, hindi sila tatanggap ng kandidatong lalampas sa itinakdang araw at oras. Kinakailangan din anilang kumpleto ang mga dokumento nitong isusumite sa kanilang tanggapan. As of October 15, 2018, 12 noon, mayroon pa lamang 25 kandidato ang nakapag-file ng kanilang COC sa Provincial COMELEC. Tampok ang iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Alright, let's get this show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Kinoronahan bilang bagong binibining Victoria 2018 si Minette Macalintal mula sa Barangay Pakyas, Bayan ng Victoria. Para sa taon-taong inaabangang binibining Victoria, ang ibang mga naging kaganapan ihahatid ni Jao Marunilla.
Inurunahan bilang binibining Victoria 2018 si Minette Makalintal mula sa Barangay Pakyas, Bayan ng Victoria para sa taon-taong inaabang ang prestihiyosong patimpalak para sa mga Victorians. Dito, 14 na nagagandahang Victorians ang nagtagisan ng ganda, kumpiyansa at talino habang inirarampa ang kanilang mga kasuotan sa kategoryang festival wear, swimsuit at long gown category. Dahil sa pagdagsa ng mga mamamayan ng Victoria bilang pagsuporta sa kanilang mga iniidolo at pambatong kandidata na puno ang gymnasium at kinailangan pang mag-setup ng projector para mapanood sa plaza ang naturang patimpalak na kahit walang upuan, dinagsa at patuloy na pinanood ng mga Victorians. Samantala, nagpapasalamat naman si Vice Mayor Imelda Calio sa lahat ng mga nanood at mga sumusuporta sa mga ganitong uri ng programa na aniya ay para naman sa mga kabataan. Sa huli, tinanghal na 4th runner-up si Hans Banco mula sa Barangay Poblacion 1, 3rd runner-up si Jermeline Hatulan mula sa Barangay Alcate, 2nd runner-up si Marian Pantoja Rolon mula sa Poblacion 3, 1st runner-up si Kimberly Recinto Araza mula sa Barangay San Gabriel at kinuranahan naman si Minette Makalintal bilang binibining Victoria 2018 at inaasahang maging kinatawan at lalaban sa susunod na Miss Oriental Mindoro 2019. To our valued subscribers, try different kind of internet gamit lang ang inyong cable TV. Kung paano, narito po. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant log on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power-packed cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube, type lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joanne Perez Alberto na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.